Hi mga kasilik! Welcome to Jocelyn Rabe Channel. So for today's video ay ikikwento ko po sa inyo yung likod or yung dahilan kung bakit po ako nakapagsulat ng spoken poetry. Yes, noon pa naman po ay nagsusulat na po talaga ako ng mga tula. Pero this spoken poetry ay nagsilbing challenge po talaga siya sa akin. It was happened to me. It was based on my experience. At syempre, sa mga kapwa ko rin po OFW, this spoken poetry ay para sa mga OFW at para na rin sa mga taong iniwan namin sa Pilipinas. Pero karamihan dito ay nangyari po talaga sa akin. Ito, nangyari sa akin, siguro nangyari na rin sa iba. Kaya, I was inspired to wrote this na idaan ko na lang po sa spoken poetry instead of magpakalugmok sa gilid, ganyan, iiyak-iyak sa gilid. So, ikukwento ko sa inyo yung dahilan. Yung kung ano man po yung laman ng spoken poetry ko. This spoken poetry got viral last year. So, inabot po siya ng 825,000 views. Ang then, meron po siyang 46,000 shares and meron po siyang 14,000 reactions and then meron pong 765 comments. Ayan. So, it was posted on Facebook page. Ayan. So, ayan. Andito po yung Facebook page kung saan nandyan po yung aking spoken poetry. And I had 3 spoken poetries na nakalagay po dyan, naka-upload po sa Facebook page na yan. Facebook page po ng mga OFW. So, but before that, bago tayo magkukwentohan, bago ko ikawento sa inyo yung mga reason, ganyan, ay mag-i-intro po muna tayo. So yun po mga kasalik. So una sasabihin ko po sa inyo one by one yung mga reason kung bakit nagawa ko po or nabuo ko po yung nag-viral kong spoken poetry. So ang una po nun ay meron po akong naging kaaway. Ayan, meron po akong nakaaway sa Messenger and hindi ko po siya kilala in person, pero there are people na nakapaligid sa kanya, kilala ko, gano'n. Kaya, pero magulo na po siya, naging away-bati po yung nangyari hanggang sa meron na po siyang sinabi sa akin, na chat sa akin, na hindi maganda pakinggan. But then, instead na patulan ko pa po siya, although there are a lot of many ways para mapatulan kita, para ibalik ko sa'yo kung ano yung masasakit mong sinabi sa akin, pero hindi ko na lang po ginawa. Instead na, parang nagsilbi na lang siyang challenge sa akin na buti pa gagamitin ko to sa tama. Ganun na lang. So, bahala ka dyan kung anong sasabihin mo sa akin. Kumbaga, yung ibang sinabi niya po ay nasa spoken poetry ko. Siyempre, nandun din po yung kasagutan ko. Yung kasagutan ko sa mga sinabi niya, nandun sa spoken poetry ko na yon. And then, ayun, hindi kasi ako yung tao na pagka tinapaktapakan mo ako, kahit nadurog na ako, eh, basta na lang magpakadurog hanggang doon na lang. So, hindi po ako ganun kasi pag ganyan, na-challenge ako lalo para mas kilalanin ko yung sarili ko, para patunayan ko pa na mayroon pa rin akong kakayanan, ganun. So, ayun, naidan ko nga sa spoken poetry. Nagamit ko siya, napakinabangan ko siya sa spoken poetry ko na yun. Salamat sa mga sinabi mo sa akin. Ayan. maraming salamat. So, ang susunod po doon, after po nung away na yon, I think 1 week ago ng away namin na yon, nagka-corona po ako. So, I am a corona survivor. Naranasan ko po yung lagnapin ng halos inabot mong 49 point something yung temperature. Naranasan ko po yung sore throat. Naranasan ko po yung chest pain. Naranasan ko po yung kulang sa oxygen. Wala na po akong hangin. Ayan, so, kita niyo yan. So, ganyan. Bigla po akong namayat. So, yung time na yan, medyo nagpapa-recover na ako, mababa na yung temperature ko, ganyan, kaya namayat na ako dyan ng sobra. And then, ayun, dun sa spoken poetry ko na yun, yung situation ko na yan, eh nasa spoken poetry ko rin. And then, yung background po ng spoken poetry ko dun, makita ninyo mamaya, and umiiyak po ako dun, yes? Umiiyak ako dun, kasi kailangan ko po na, pero parang kailangan ko na sentimental value dun sa aking spoken poetry. Umiyak talaga ako nun kasi hindi pa po ako totally recover sa corona. Pero nagtatrabaho na po ako. Wala na po akong corona. Pero I mean, na-recover na lang na hinihingan pa po ako nun. Pero nagtatrabaho na po ako. Kaya nagtatrabaho na ako kasi nahihiya na po ako sa mga amo ko. Kasi it's been almost humming this po akong nakakulong sa kwarto na hinahatid na ng pagkain. Parang manulugi sila sa pinapasweldo nila sa akin. Kaya, nagtrabaho na ako. So, syempre, nararamdaman ko pa rin po yung gumaganon, ganyan. Ganyan-ganyan pa na hininga ko. Madali pa rin ako napapagod noon. Kaya,
I'm talking to myself that time, pero pinunan ko siya ng video para po sa spoken poetry ko, ganyan. And then, ang sumunod po doon, ang self sa doon ay, ano pa, yung mga nangutang. Yun, sa spoken poetry ko, yung nangutang na hindi nagbayad. Tapos, binlock na lang ako sa Facebook. Ayan, hi sa inyo. Ayan, sana maalala nyo pa ako, maalala nyo pa yung mga utang ninyo. Napunta na sa thank you, ganyan. Napunta sa quiz, so wala, ganyan. But then, ayun, ang iba naman po doon sa spoken poetry ko na yun ay parang related na po yun doon siguro yung iba part of you. Ayan, so pinagsama-sama ko na po yung lahat ng nangyari sa akin para doon sa spoken poetry na yun. So na-challenge lang talaga ako, kaya nabuo ko po yung spoken poetry. Hindi ko naman po aasahan na nag-viral po yun siya. So ang ginawa ko po noon, kaya po siya na po sa Facebook page kasi siyempre, para po sa OFW, so minessage ko po, nag-search po ako ng mga page ng OFW. So hanggang sa natagpuan ko nga po ito, ang OFW Bayani ng Bayan ni Ate Jem. Ayan, thank you so much Ate Jem for alamin me na isasend sa'yo yung aking spoken poetry. Salamat sa pag-post nun. Ayan, so, kaya yun, hindi ko naman sukatakalain na nag-viral siya hanggang sa, yun, binasa ko yung mga comments, yung gano'n, ang dami nakaka-relate. Even yung mga nasa Pilipinas that they realize how hard a life talaga dito sa abroad. Ayan, so, tama na, chika. Tama na, chika. Maraming salamat sa nakapanood. At sa mga hindi pa, ito po yung spoken poetry ko. Pakinggan po ninyo. Sana po makarelate kayo. Ang OFW sa likod ng camera. Spoken Poetry of Jocelyn Narabe. Napakasarap pakinggan ang salitang OFW. Dahil nagtatrabaho sa ibang bansa, maraming pera, mayaman, ikapangan ng iba. Napakasaya naming mga OFW sa tuwing nahahawakan na namin ang aming sweldo. Dahil alam naming pamilya namin ay naghihintay nito. Panandalian lamang sa aming mga kamay patungo sa aming mga mahal sa buhay. Ang buhay naming mga OFW ay hindi biro na para bang just for fun only. Mundo namin ay umiikot lamang sa bawat sulok ng bahay ng aming mga amo. Dito nararanasan namin ang tripling hirap ng buhay nung kami nasa Pilipinas pa lamang. Puyat, pagod, minsan gutom ang kayamanan namin sa araw-araw. Pati sariling pangangailangan hindi matugunan. Laging iniisip ang pamilya at anak na iniwan. Tinitipid para lamang sa maitago, maipadala sa biglang pangangailangan. Pero bakit minsan, hindi nila naintindihan ang aming sitwasyon na animoy bawat kuskus ng kubeta pera ang laman. Simpleng kumusta ka dyan, malaking bagay na sa amin na kahit papano nakakagaan sa pakiramdam. Minsan pa nga hindi pinapalagahan ang aming pinapadala na sana ginagamit sa tama, hindi sa kabalastugan, inuman o sugalan. Minsan wala nang mas masakit pa yung tipong umalis ng Pilipinas, buo pa ang pamilya, ngunit sa pag-uwi watak-utak na. Si Mister o si Mrs. may kinakasama ng iba, ang anak na sa tita, gustong yakapin pero di nakilala. Bakit? Ng ibang bansa para sa kapakanan ng pamilya pero pagbalik wala na. Alam nyo lang ang salitang mahirap sa ibang bansa ngunit hindi ninyo ramdam. Kayo ang aming inspirasyon sa pagiging OFW na sa bawat pagbangon sa umaga ay gawing muli ang gawaing paulit-ulit na nakakasawa na. Ngunit kailangan gampanan dahil ito ay aming obligasyon na pinasukan. Oo, sa tuwing wala kaming trabaho, tanging dot-dot lang ang aming hawak upang malibang at mapasaya ang sarili man lang. Ngumingiti sa harap ng kamera kahit may bigat na dinadala. Ilagay sa social media para ipakita sa inyo, okay lang kami. Okay lang kami kahit minsan hindi na, pero bakit minsan mga komento ninyo ay negatibo, hinuhusgahan ang aming pagkatao. Hindi ba pwedeng maging masaya kayo kasi nakikita ninyo masaya kami kahit mahirap ang mga pinagdadaanan namin dito? Minsan nakakapagtaka, wala ba kaming karapatan maging masaya kahit panandalian man lang? O sadyang mapanghusga lang kayong talaga o naiinggit lang? Bakit ang hirap nyo kaming maintindihan? Pagbigyan nyo naman kami kahit minsan lang. Napakasakit isipin na sa isang bagay na nagpapasaya sa amin, ganun agad ang tingin ninyo sa amin.
Ang swerte nyo nga dahil hindi ninyo danas ang aming nararanasan na hindi ninyo alam na ang buhay naming mga OFW sa likod ng kamera. Mga luhay pumapatak sa aming mga mata na sa tuwing pagod na at di na kaya dumarating pa sa punto na tama na, suko na kami. Ngunit wala kaming magagawa kundi ang humarap sa salamin. Kausap ang sarili na parang tanga kung tawagin. Kaya mo pa, diba? Kunting tiis na lang, matatapos ka rin para sa pangarap mo, sa mga plano mo at sa pamilya mo. Mga katagang kami lang rin mismo ang nagpapalakas ng loob namin. Napakahirap pa na sa tuwing nagkakasakit kami, walang ibang nag-aalaga sa amin. Kundi sarili lang rin namin na kahit masama ang pakiramdam, pinipilit na bumangon dahil tampak ang trabaho dito at doon. Minsan masakla pa ang tingin ng ibang tao sa amin. Nakapag-abroad lang, mayabang na. Oo, magmayabang kami kung meron kaming ipagmayabang. Dahil yun ay aming pinaghirapan ng kusa at bukal sa kalooban. Nakapag-abroad lang, akala mo kung sinong mayaman. Oo, hindi man kami mayaman sa salapi. Ngunit mayaman kami sa saya at galak dahil unti-unti naming natutupad ang aming mga hangarin kung ba't pinili naming makipagsapalaran dito sa ibang bansa. Mga taong hindi pinautang, sila pa ang may ganang magalit utang na loob naman. Ang hirap magpautang kung hindi nyo naman kayang bayaran. Ang damot-damot mo naman, pera lang yan. Hindi ba pwedeng nagtitipid lang dahil alam namin na minsan ang utang pag-araw na ng singilan sinasabi na lang pamasko mo na lang, pa-birthday o regalo mo na lang ha? Hindi nyo ba naisip na ang perang uutangin at nilalang lang nyo ay lugot-pawis ang aming puhunan sa loob ng isang buwan bago mahawakan na parang na rin isang sundalo na nakalibing na sa hukay ang kalahati ng katawan? Tanging panalangin lang ang aming kakampi. At sandata, taimtim na nakikiusap sa may kapal na gabayan ang bigyan pa ng lakas para matagumpayan ang mga pangarap namin. Ngayon pa man, handa kaming ipagsigawan at ipagmalaki kung anong klaseng trabaho ang meron kami. Pasan man namin ang bigat ng mundo. Tandaan ninyo to, hindi lang kami at pamilya namin ang nagkikinamang sa saming sweldo, kundi buong mamayan ng Pilipino. Kami ay mga OFW, ang mga bagong bayani ng bansang tinatapakan ninyo.